We have arrived at the 51st week of only 52. Therefore, 1 week to go. Nevertheless, we would like to continue to reflect on Joseph, the worker, on the man, the Catholic person of today, as a worker in the vineyard of the Lord. Not only working for his living, but above all, working for the kingdom. Let's listen to the word of God. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. Joseph the worker. It's interesting that Joseph is known as a carpenter. But other traditions held that he was actually a builder, a tecton. That's not just doing furniture, but actually building houses. And therefore, in that regard, Joseph must have understood what the gospel taken from Matthew says. Unless a man builds his foundation on solid rock, things will go awry. Where did he become tecton? Probably in Sepphoris, which is just an hour away from Nazareth, as you can see in the map of the region of Galilee. And why can we say it is possible? Well, a scripture scholar by the name of Jerome Murphy O'Connor believes that after returning from Egypt, Joseph and Mary settled in Nazareth precisely because of its proximity to Sepphoris. Why? What was Sepphoris? Oh, it was one of the capital cities of Galilee. In fact, the first capital of Herod's son, who is an independent Jewish client king of Rome during the lifetime of Jesus. Sepphoris had money. It is a center of trade for the area. Therefore, it was a center of a building boom, providing a lot of work opportunities for artisans, just like Joseph. Now, building on rock. Look at the ruins now. They still remain, particularly the amphitheater. Does Joseph understand what is to build on rock according to the saying of Jesus, which is, of course, already Joseph did? How could he have heard these words of Jesus? No. Proverbs, which Joseph knew, the book of Proverbs has much to say about building. When the tempest passes, the wicked man is no more, but the just man is established forever. Proverbs chapter 10, verse 25. Or another, in chapter 12, verse 7, the wicked are overthrown and are no more, but the house of the just stands firm, I would add, forever. Brothers and sisters, my dear tatais and nanais, we build dreams for our children. We wish our children not to experience the difficulties, especially the poverty that we have undergone. And because of this, OFW became a byword
among us. It started with mail order brides in Germany as well as in Australia. But then OFW became a worldwide phenomenon because of seafarers, bulk carriers that they manned, even cruise ships. They really work hard just to make through the dream they have for their children that they would not enter into poverty. Then came from seafarers, we have Hong Kong phenomenon of ladies this time. And they are those who are in the households of different Chinese families. Then we went to Europe, especially in Spain, or in Italy, or in France, taking care of the elderly. Even in the States, in England, in Ireland, as nurses. But what is beautiful is that a number of these OFWs who are committed Catholics do not only want to make a living. They populated churches like groups of the Santo Niño, El Shaddai, Couples for Christ, Love Flock, Legion of Mary. They entered into the local parishes where they had migrated and they started to populate their churches, which were once already closed, though they are very ornate, but started to reopen again because there are many Filipinos who go to church on Sunday. The Holy Father, therefore, acknowledged the presence of our migrant workers abroad. In December 15th of 2019, almost at the threshold of the 500th anniversary of Christianity, the Holy Father celebrated the first Simbang Gabi in Rome. And the Filipinos flocked by the thousands. It's here where Pope Francis told thousands of Filipino migrants living and working in Italy, continue being smugglers of the faith, contrabandisti della fede. That means our Filipinos did not only go to look for livelihood, they gave life to their faith. According to Father Ricky, in a few hours, 6,000 free tickets were all gone. Father Ricky is the chaplain of our personal parish of the Filipinos in Santa Pudenciana. If we go back to the homily of Pope Francis, he said that the day's gospel reading from Matthew, saying, how in Jesus Christ the saving love of God is made tangible because the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear and the dead are raised and the poor are given the good news. He says, the signs of God's kingdom are not trumpet blasts or blares, military marches, not judgments and condemnations, but liberation from evil, the proclamation of peace and mercy. And he said, the way we work in these Italian families, we are even smuggling the faith into their family. So, Joseph the worker, Filipino, the OFW, is spreading God's kingdom in the hearts of the persons they are working for, especially among their children. And now, they are populating cities and cities and cities of the world to become the missionaries of Christ. They are not just overseas workers. They are contrabandisti. Let's now
listen to a real life testimony of an OFW that calls himself, no, I am a son of God, I am a child of the Lord, and I'm here not to just have a living, I'm here to make the faith of my wife, my child, my son, and everyone else, especially the young, alive. Let's listen to him. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ryan Asinas na bumabati sa inyo mula dito sa bahay ni St. Paul dito sa Roma. Ako po ay taga Lemery, Batangas sa Pilipinas. At meron po akong mga magulang na simpleng nangarap na makapangibang bansa. At ako po ay ipinahabilin sa aking titas. At sa pagtakbo ng panahon, kinuha na rin po yung aking mga kapatid. Lima po kami magkakapatid at ako po yung kahuli-hulihan na naiwan sa Pilipinas. Sinubukan po akong hubugin na bigyan ng magandang edukasyon ng aking tiyahin, pero hindi po ganun ang nangyari. Ako po ay nahulog sa mga kaibigan na kung saan ang pundasyon namin ng pagkakaibiganan ay matuto ng iba't ibang bisyo. At doon po ako nagkameron ng premyo na hindi ako nakatapos ng pag-aaral at nasira ang aking magandang kinabukasan para isang kabataan. At nang dahil po doon, ako po ay kinuha ng madalian ng aking mga magulang at dinala po ako dito sa Roma. Mahirap po ang sitwasyon ng isang kabataan na lumaki sa Pilipinas at pilitang pinalalaki dito sa abroad. Hindi rin po ako nakapag-aral dito sa abroad, dito sa Roma, nang dahil po sa problema ng lingwahe. At kaya po ako ay napilitan din na magtrabaho na. At pagdating ko po dito sa Roma, hindi ko po inaasahan na hahabulin at tatagpuin uli ako ng aking bisyo na naiwan sa Pilipinas. At ang maganda po dito, dahil hindi ho ako tinigilan ng Diyos na baguhin ang style ng buhay ko. At binigyan niya ako ng second chance na maramdaman ang saya at magtanim ng mga kaibigan dito sa kanyang pangalan. Kaya po, nung panahon na ako ay kinakausap ng Diyos, ibinigay po sa akin ang Sentro Pilipino Youth Ministry na kung saan doon niya ako talagang hinubog at doon ako nagsimulang lumakad at hanapin ang kanyang kagustuhan sa akin. Ang sinabi niya sa akin ay ganito, ito yung magiging rehabilitation mo sa pagbabago ng buhay mo at pagbabago ng lakad ng iyong style bilang isang kabataan. At ito po ang bagong hangin na ibinigay sa akin ng Diyos. At nakita ko po na masaya pala ang buhay na kasama si Kristo. Yung hinahanap kong kasiyahan na dati sa aking mga kaibigan na gumamit ng iba't ibang uri na ipinagbabawal na gamot para maramdaman na ako ay pasok sa tropa, pasok sa mundo. Pero dahil dito sa binigay sa aking experience na pinapakita sa aking napakagandang tanawin, ay nakita ko po dito na sobrang saya ng buhay na makita ang mga kabataan na nagmamahal sa Diyos. At ito po yung nagbigay ng inspirasyon din sa akin na sinasabi ng Diyos, huwag mong hayaan na mangyari sa bawat buhay ng kabataan ang nangyari sa iyo. Dahil hindi yon ang tunay na kaligayahan, dahil hindi yon ang tunay na magiging bunga ng isang maayos na buhay na aking ginawa. Hindi po madali ang aking pinagdadaanan sa bagong lakad kong ito sa buhay kay Kristo. Nangyayari po na dumadating sa bahay ang aking mga ilan sa malalapit na kaibigan na offeran po ako na kumita ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagbibenta na ipinagbabawal na gamot dito po sa saan po ako nakatira. At sa akin pong ibang mga pinupuntahan sa mga nakakakilala sa akin, palagi po nila akong inaalok. Pero naniniwala po ako na hindi yun ang gusto ng Diyos sa akin. At napakasarap po ng mga bawal. At yun po talaga ang pinaka unang-unang pumapasok sa isip ko na gustuhin kong alin yung bawal. Pero sa kagandahang loob ng Diyos, hindi po niya ako pinababayaan na ako ay kanyang bitawan. At kahit po kami, hindi po kami maraming pera. Ang marami po sa amin
ngayon sa panahon ngayon ay marami po yung pagmamahal ng Diyos sa yung ini-offer ng aking mga kaibigan at ang ini-offer ng mundo, ay nakita ko po na ito yung maglalayo sa akin sa pagmamahal ko sa Diyos. Maaring kumita ko ng maraming pera, pero hindi ko po makikita ang buhay ko kay Kristo kasama ng aking pamilya. Ngayon po, ako ay isang tatay na. Meron po akong isang magandang regalo na ibinigay si Lord, kundi yung aking asawa, ang pangalan po niya ay si Rose. At biniyayaan po kami ng Panginoon na isang anak. Ang pangalan po niya ay John Emmanuel, at ngayon po ay magna 19 years old na. Bakit John Emmanuel? Para po makita ko sa kanya palagi na sa lahat ng pinagdadaanan at pagdadaanan ko, kasama ko ang Diyos. Ako po bilang isang tatay, nangangarap din po ako siyempre na maging maayos ang pamilya ko. Magtatrabaho, maggagawa ng mga investment, pwedeng pumasok sa business. Pero nakita ko po na mas magandang umaman ako para sa bawat galaw ng buhay ko sa Diyos na kasama ang aking pamilya. Hindi po kami maraming pera na nasa abroad. Ang maipapagmalaki ko lang po, marami po kaming kaibigan na mga kabataan na nagmamahal sa Diyos, na nakita nilang masarap ang buhay sa Diyos, at sa pagsama namin sa kanila, yun po ang naging kayamanan namin. At sa mga kakulangan po namin bilang isang pamilya, bilang isang tatay na kulang, palagi ang nasa isip at kwenta ko sa bawat budget na pwede kong ibigay sa aking pamilya para makapagtawid sa bawat pangangailangan, lalong-lalo na po dito po sa Roma, ay hindi po ako pinababayaan ng Panginoon, at siya po ang nagpupuno ng lahat ng aking mga kailangan. Kaya masayang-masaya po kami ngayon na ang buhay namin ay ngayon ay nakapundasyon dito sa amin po sa Roma. At kung makikita niyo po, pinili ko po na magsalita po dito sa harap ng St. Peter para magpaalala po sa akin na hindi ko kailangang ibaling o maggawa pa ng ibang bahay, ng ibang pundasyon ng buhay ko para sa pagpapatibay ng aking pamilya. Napakabuti ng Panginoon dahil nilagay niya talaga ako sa tamang pwesto. Doon sa school na kung saan ako nagtatrabaho sa mga madre ng Mary Help of Christian, yun pala yung tatagpuin ako ng Diyos araw-araw. Dahil hinihila niya ako na makapagsimba araw-araw, masimulan ang buhay ko na sa Kanya. Magsisimba ako bago pa ako magsimula ng aking trabaho. So ito po ang nagiging pundasyon ko araw-araw ng buhay ko, dahil natatakot po ako mawala sa grasya ng Diyos. Bilang isang tatay at ganun din po bilang isang misyonaryong laiko na nandito sa Roma, sa pagsama sa mga kabataan, palagi pa rin pong dumadating ang pagkakataon ng pagdududa. Ako po ba talaga ay ginagamit ng Diyos? O baka gusto ko lang dahil enjoy ako sa ginagawa ko? Pero kapag nakikita ko na nagbabago ang buhay at gumaganda ang takbo ng buhay ng isang kabataan kasama ang pamilya, yun po yung nagbibigay ng saya at kumukumpleto sa aming kakulangan bilang isang tao. At ito po yung nagbibigay ng liwanag sa aking piniling desisyon na mahalin ang Diyos at mabuhay ng simple na tumayo sa matigas at matibay na pundasyon, kundi dito sa buhay ng isang Kristiyanong masayang tunay. Marami po akong pinagpalit at isinakripisyo nang dahil sa buhay ko ngayon na mabuhay na kasama ang Diyos. Nandyan po yung pagkakataon na dapat maging maayos yung trabaho ko. Hindi ako nangangamuhan, hindi ako nagwawalis, hindi ako driver na kung sino man. Pero nandahil po dito sa pinili kong buhay na maging magtrabaho ng simple lang at karapat-dapat lang para sa aking pamilya ang kinikita ko, na dapat ay po pwedeng mas marami ang pera ko, mas masaya naman po ang buhay ko ngayon.
at lalong-lalo na sa selebrasyon ng 500 years na ako po ay inabutan kasama ang pamilya ko. Nagkameron po ako ng pagkakataon na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga taong pinili ng Diyos na maging pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa lahat ng pamilya. Dahil binigyan po ako ng Panginoon ng pagkakataon na makasama dito sa 500 years sa celebration natin ng ating pananampalatayang Kristiyano. Imagine niyo po na yung isang bata dati, na isang kabataan na parang walang kinabukasan, binigyan ng Panginoon ng Diyos ang buhay ko para makapag-celebrate nito pong ating masaya at malaking selebrasyon ng ating paniniwalang Kristiyano. Nakasama po ang aking buong pamilya. Kasama ang napakaraming kabataan, libu-libong kabataan po dito sa Roma, at kasama ang buong Italia na magpapasalamat sa Diyos sa bawat pamilya na pinagmulan ng mga bukasyon para mas lubos na ipagpatuloy itong ating laban na itawid si Kristo sa bawat buhay ng isang kabataan. Bilang isang magulang, mabuti po sana natin palaging itali ang bawat desisyon natin sa Diyos. Dahil po lahat ay makikita natin sa ating mga anak. At bilang isang nagtatrabaho po na nakasama ng mga kabataan, nararamdaman ko po at nakikita ko po kung saan nagmumula yung bawat ugali. Kaya ako po masyado pong malaking hamon sa akin na ayusin palagi ang buhay ko at bawat desisyon ko, at kahit na alam kong mabuti para sa aking pamilya, mas pinipili ko po na isang guni muna sa Diyos na ito ba'y karapat-dapat para sa aking asawa, para sa aking anak. At mabuti po sana nating huwag kalimutan na hindi tayo kukulangin sa ating mga pangangailangan bilang magulang, dahil tayo ay nakadesenyo na ang lahat ng mangyayari sa buhay natin dito sa lupa. So ito po yung aking pinanindigan ngayon. Isang simpleng tatay, isang simpleng magulang na naghahangad na tapusin ang aming mga araw para sa Diyos, sa pagmamahal sa mga kabataan, at kung saan man kami dalhin ng Diyos sa aming buhay. Nang dahil po sa 500 years na ito, kami po ay niregaluhan ng Diyos na mas maraming kabataan ang makasama na magpasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos at sa pananampalatayang Kristiyano na nagmula sa amin pong mga ninuno dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po.